水の棒はいらない。そこまたよ。ハレルヤ、ハレルヤ。Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magandang tanghali po sa inyo, mga minamahal kong mga kapatid. Magandang tanghali po, Padre. Sa pagdiriwang natin ng banal na misa, papurihan natin at pasalamatan ng ating Panginoong Hesukristo sa lahat ng mga pagpapala at biyaya na patuloy nating natatanggap kahit na sa mga ito ay hindi tayo karapat-dapat. Mga minamahal, kalakip ng mga kahilingan na ating inilohog sa banal na pagdiriwang, isama natin ang intensyon ng minamahal na Santo Papa, gayon din ang Obispo Kaparian, mga taong humihingi sa atin ng mga panalangit dasal, gayon din sa mga taong pinakakuha natin ang ating mga panalangin, sa mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan at anibersaryo ng kasal sa pagkakataong ito. Panalangin din natin ang mga may sakit, may karamdaman, nasa ospital, nasa bilangguan, mga kababayan natin naghahanap buhay sa ibang bansa, sa mga kapatid nating Kristiyanong hindi natin nakakapiling sa pagdiriwang na ito sa anumang kadahilanan at sa ating lahat na nakikisa sa banal na pagdiriwang, sa patnubay at gabay ng Espiritu Santo, pagkalooban nawa ang bawat isa ng kaliwanagan ng isipan, lakas ng pangatawan at tibay ng kalooban upang sa mumunti nating pamaraan, makapaglingkod tayo sa Diyos at sa ating kapwa. Panalangin din natin ang mga kaluluwa sa purgatorio, lalo tigit yung mga kaluluwa na hindi na naaalala ng kanilang mga kamag-anak, magtamasa nawa sila ng kapahingahang walang hanggan sa piling ng poomay kapal. At upang tayo maging karapat-dapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin po muna natin pagsisihan ng ating mga nagawang pagkukulang. Buong kapamabaang loob nating sambitin, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos, at sa inyo, mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita, at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinananauli mo at pinahahalagahan ang wagas na katapatan. Itaguyod mo ang aming kalooban upang sa paghango mo sa amin sa dilim ng alinlangan, kami huwag mawalay sa liwanag mong maasahan. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, may ilang taong dumating sa Antioquia mula sa Judea at itinuro sa mga kapatid ang ganito, "Kapag hindi kayo nagpatuli ayon sa kautusan ni Moises, hindi kayo maliligtas.
Tinutulan ito ni na Pablo at Bernabe at naging mainitan ang kanilang pagtatalo tungkol dito. Kaya't napagkaisahang papuntahin sa Jerusalem sina Pablo at Bernabe at ang ilan pang kapatid sa Antioquia upang makipagkita sa mga apostol at sa matatanda tungkol sa suliraning ito. Sinugo nga sila ng simbahan at pagdaan nila sa Pinensya at Samaria. Ibinalita nila ang pagkahikayat sa mga hintil. Ito'y labis na ikinagalak ng mga kapatid. Pagdating sa Jerusalem, malugod silang tinanggap ng mga apostol, ng matatanda, at ng buong simbahan, at isinalaysay nila ang lahat ng isinasagawa ng Diyos sa pamamagitan nila. Ngunit tumindig ang ilang mananampalatayang kabilang sa pangkat ng mga Pariseo, at ang sabi nila, kailangang tuliin ang mga hintil na sumasampalataya at utusang tumupad sa kautusan ni Moises. Nagpulong ang mga apostol at ang matatanda upang pag-aralan ang suliraning ito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa Salmo, masaya tayong papasok sa tahanan ng Poong Diyos. Masaya tayong papasok sa tahanan ng Poong Diyos. Ako ay nagalak sa sabing ganito, sa bahay ng Poon ay pumasok tayo. Sama-sama kami matapos sapitin ang pituang lungsod nitong Jerusalem. Masaya tayong papasok sa tahanan ng Poong Diyos. Yung Jerusalem kay ganda ng anyo, maganda ang ayos ng muling matayo. Dito umahon ang lahat ng angkan, lipi ni Israel upang magsambahan. Masaya tayong papasok sa tahanan ng Poong Diyos. Ang hangad ang Poon ay pasalamatan, pagkat ito'y utos na dapat gampanan. Doon din naroon ang mga hukuman at trono ng haring hahatol sa tanan. Masaya tayong papasok sa tahanan ng Poong Diyos. Magsitayo po ang lahat. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Ako ang tunay na puno ng ubas, at ang aking ama ang tagapag-alaga. Pinuputol niya ang bawat sangang hindi namumunga, at kanya namang pinuputulan at nililinis ang bawat sangang namumunga upang lalong dumami ang bunga. Nalinis na kayo sa pamagitan ng salitang sinabi ko sa inyo. Manatili kayo sa akin at mananatili ako sa inyo. Hindi makapumumunga ang sangang hindi nananatiling nakakabit sa puno. Gayun din naman, hindi kayo makapamumunga kung hindi kayo mananatili sa akin. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya ay siyang namumunga ng sagana, sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Ang hindi nananatili sa akin ay itatapon at matutuyo gaya ng sanga.
Ang gayong mga sanga ay titipunin at susunugin. Kung nananatili kayo sa akin at nananatili sa inyo ang salita ko, hingin ninyo ang inyong maibigan at ipagkakaloob sa inyo. Mapararangalan ang Ama kung kayo'y mamumunga ng sagana at sa gayo'y mapapatunayang mga alagad ko kayo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Muli po, magandang tanghali sa inyong mga minamahal kong mga kapatid at maligayang pagdating po sa parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Mga minamahal, sa ating mga pagbasa, lalo tigit sa ating mabuting balita na napakinggan, binibigyang pansin ng ating Panginoong Hesukristo ang kumbaga ay puno ng ubas. Ano, bagamat ang translation dito sa Tagalog ay puno, mga minamahal ko mga kapatid, ang grapes po kasi hindi naman puno. Ano, vine po 'yan. No. Kumbaga ay 'yun nga yung gumagapang. No, nagiging puno lang kasi kumbaga ay pinapagapang siya sa isang tikin. No, mga minamahal ko mga kapatid. At napakaganda na mapagnilayan natin sa pagkakataong ito ang puno ng ubas. Dahil mga minamahal ko mga kapatid, para maging productive ang isang puno ng ubas, ang isang grapevine, dalawa ang kailangan niya. No? It needs an expert vine grower, no, para makapag-produce siya ng kumbagay alak, ano, madaming bunga at mapiga bilang alak. And then, ikalawa ay proper timing of pruning, no, yung pagbabawas ng mga sanga. No? At kapag ito yung kumbaga ay nagawa sa puno ng ubas, yun nga, makapagbibigay siya ng mainam at saganang ani para magawang alak na masarap. Mga minamahal kong mga kapatid, tayo din, sa buhay natin bilang mananampalataya, ito yung ipinapaunawa sa atin ng Diyos. No, mga minamahal kong mga kapatid, si Jesus, ang puno ng ubas, tayo, yung mga sanga. Ang Diyos, ang tagapag-alaga. At mga minamahal kong mga kapatid, kagaya ng sanga ng puno ng ubas, mga minamahal kong mga kapatid, maligalig din po kasi ito. Kasi ho, kapag ang isang vine, no, sangayin po sa siyensya, laging ang hinahanap po niyan, yung sikat ng araw. Kaya nag-aagawan ho sila. Pataas kung saan yung may sikat ng araw. Tayo din, mga minamahal kong mga kapatid, nagpapaunahan tayo. Nag-aagawan kung tayo yung sanga ng puno ng ubas. No? Makita lang yung sinag ng araw. At may tawag ho sa ganyang attitude at pag-ugali sa ating mga Pilipino. Crab mentality. No? Nag-uunahan tayo at kung sino nauna, hahatakin natin pababa. Pero hindi yan ang inaasahan ng Diyos para sa atin. Kaya nga, mga minamahal ko mga kapatid, una niyang ginagawa sa atin, ayun nga, no, ginagabayan tayo. Kaya nga ang Diyos, siya yung expert vine grower. Ginagabayan tayo sa patungo doon sa biyayang kaloob niya. Doon sa sinag ng araw na nagmumula sa kanya para hindi tayo mag-agawan. Ibinibigay niya yung biyaya niya sang-ayon sa ating pangangailangan. At ganun din po dapat yung maging mentality natin. Mga minamahal ko mga kapatid, na kumbaga, nagbibigayan din tayo. No? Kasi pare-pares din naman ho tayong kumbaga'y nag-ahangad ng biyaya ng Diyos. Kaya sa ating buhay, bilang mga mananampalataya, no, bilang sabihin natin ay sanga sa puno ng ubas, dapat ho tayo ay, kumbaga ay, sumasa ilalim o nagpapasakop doon sa nag-aalaga
sa atin. At hindi po dapat tayo nagmamarunong dito. Kasi kapag tayo, kumbaga, nagmamarunong na sanga, no, sa puno ng ubas, ano pong ginagawa ng tagapag-alaga sa isang puno na sa isang sanga na hindi namumunga? Pinuputol. No? Mga minamahal kong mga kapatid, kaya tayo din, sa ating buhay bilang mga Kristiyano, dapat nagpapasakop tayo. Sumusuko sa kung ano yung kalooban ng Diyos na siyang tagapag-alaga sa ating lahat bilang mga sanga. At pangalawa, mga minamahal kong mga kapatid, yung proper timing ng pruning. No? Bilang puno, mga minamahal kong mga kapatid, dun sa mga sanga natin, tinatanggal ng Diyos yung hindi natin kailangan. Mga minamahal kong mga kapatid, yung sangang hindi nakapumumunga. Bakit? Kasi aagaw lang ang nutrients yan. No? Sa atin din pong buhay, mga minamahal kong mga kapatid, bilang mga mananampalataya, kaya po tayo nakakaranas ng maraming sularanin problema sa buhay dahil yung po yung kumbaga ay sitwasyon kung saan doon niya pinuputol yung mga pagkakataon at pag-uugali at kumbaga ay sabihin natin ay mga bagay na hindi natin kailangan. Oo, masakit, pero yung sakit namang iyon, ang katumbas ay kumbaga pamumunga ng sagana sa piling ng Diyos. Kaya nga, mga minamahal kong mga kapatid, sa buhay natin bilang mga mananampalataya, kung dumadanas tayo ng mga paghihirap, pagsubok, suliranin, talastasin ho natin at lagi natin kaisipin na ito ay pag-aalaga sa atin ng Diyos para makapamunga pa tayo ng lalong mabuti sa Kanya at mapakinabangan din yung ating bunga bilang mga sanga kakabit ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga, mga minamahal kong mga kapatid, sa pagpapatuloy ng ating pagdiriwang ng Banal na Misa, hilingin nawa natin sa Diyos, sa ating Panginoong Hesukristo, ang puno ng ubas kung saan tayo nakakabit na tayo ay maging pasakop o mapasakop nawa sa biyaya at kalooban ng Diyos at mga minamahal kong mga kapatid, sa biyaya din ng Diyos ay makapamunga ng sagana upang mapakinabangan ng ating kapwa. Mga pagpalain nawa tayo ng puong may kapal ngayon at kailanman. Para sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdahan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mong kami ay laging magalak sa pagdiriwang ng Pasko ng pagkabuhay ng iyong anak, upang ang ginagawang patuloy na pagsagip sa amin ay maging sanhi ng aming ligayang walang maliw sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen.
Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tuning ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Sa paghahain ng sariling buhay at sa pagkabuhay ng anak mong mahal, nabuksang ganap ang iyong tahanan at kaming pinaghaharian mo'y naging kasambahay. Sa pagkamatay niya sa krus, nalupig ang kamatayan. Sa kanyang pagkabuhay, naging buhay siya ng tanan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga upo, na pupuno ang langit at lupa ng kadakilaan. O sana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngala ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan, hosana. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya iyon, inihabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayundin ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, Nina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinisilisang esposo, kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo.
sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng manakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ng buong lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin. Sa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa maranas sa langit. Bibigyan mo kami ngayon ang aming kakali sa Hiniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at aliw sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kahali. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon, naway laging sumayin niyo. At sumain niyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo na may paggalang. Mga kapatid, ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang naghahalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Ang isasagawang second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. Guide me each day to learn how to tayo po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming pagluhog ay iyong pakinggan para sa pagkakamit ng iyong tulong sa amin araw-araw at para sa pagkakaloob ng ligayang walang katapusan na pawang idinudulot ng banal na paikinabang sa pagdiriwang ng pagpapalitan ng iyong bigay at aming alay. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ang pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Petrolgina, mongheng banal, pintakasing santo na milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan,
Sa'yo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat para sa ilang patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos sa pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, mga kapiyo, kung inyo pong mapapansin ay sira na at kailangan na ipagawa ang extension area sa pagitan ng Main Church at Divine Mercy Sanctuary. Muli po kaming nananawagan sa mga may mabubuting puso na nagnanais maging bahagi ng paggawaing ito. Mangyari makipagnayan po kayo sa opisina ng parokya o sa pamisahan para sa inyong mga tulong at donasyon. Ikatlo, isang mahalagang paalaala. Mangyari mag-ingat po tayong lahat sa kumakalat na fake accounts sa Facebook na gumagamit ng ating mga official na video testimonies upang makapagbenta ng diumanoy blessed oils at iba pang banal na bagay. Hindi po ito mula sa pambansang Dambana at kailanman hindi tayo magbenta ng mga binasbasang bagay. Maging maingat po ang lahat. Ikaapat, kaugnay po na isinagawang grand opening ng ating Kapiyo Osteria ay mahigpit tayong pinalalahanan sa ating panawagang Clay Go, Clean As You Go, sa lahat ng lugar sa loob ng pambansang Dambana, lalo tigit sa Osteria. Pinapaalam din po sa lahat na gamit ang ating main arch entrance, tayo ay may malalaking pre-parking dito sa loob ng pambansang Dambana. Ikalima, bahagi po ng mga gawain sa pagdiriwang ng kaarawan ni Santo Padre Pio, tayo ay magsasagawa ng mga sumusunod. Pre-legal consultation sa pakikipagtulungan ng St. Thomas More Association of Lawyers for Transformation sa May 20 sa ganap na ikasyam na umaga hanggang ikaapat ng hapon sa Divine Mercy Sanctuary. Adult Baptism, Confirmation, and Holy Communion sa May 22 sa ganap na ikaapat ng hapon, mangyari makipag-ugnayan kayo sa opisina para sa mga detalye. Operation Pagbibinata, libreng laser tuli sa May 24 sa ganap na ikapito ng umaga hanggang ika-isa ng hapon sa Divine Mercy Sanctuary. Ika-anim, mga kapiyo, bahagi ng pagdiriwang ng kaarawan ni Padre Pio, ngayong 25 ng Mayo, tayo magkakaroon ng car raffle dito sa pambansang Dambana. Ito ay fundraising program upang matulungan ng ating mga scholar ni Pio. Maari kayong makabili ng tickets sa pamisahan, sa HR office o sa mga station sa paligid ng simbahan sa halagang 500 piso lamang. Panoorin po natin ito. Kadalawa ng hapon. Maraming salamat po at panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo pong lahat para sa pagbasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayong maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at dasalang ito. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon
sa mga gamit na ito sa panalangin, mga rosaryo, imahen, dasalan na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kaparanaong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kaparanaong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kaparanaong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikisa sa banal na pagdiriwang ng Misa. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. At pagpalain nawa kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, at Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Alleluia, narito na ang araw na dulot ng Diyos. Nabuhay na si Kristo nga tinghari at manunubong.